Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin muli po sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga katwiran at ng aral ng Diyos. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong mabuting pagkakataon upang muli po ngayong tumunghay sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid. Salamat po at binigyan tayo ng Panginoon ng isa pang araw para mag-usap ukol sa pananampalataya. Salamat po sa Panginoon at andyan kayo mga kapatid. Sana andyan kayo lahat, mga pati yung aming mga panauhin. Salamat po sa inyong pagtiyaga sa araw-araw. Siguro mahaba-habang topic po ito mga kababayan ang tungkol sa pananampalataya, pero sana ay huwag nating palampasin. Matuto tayo ng tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ito po kasing pananampalataya, isa ito sa pinaka-misinterpreted sa Biblia ng mga pastor at ng halos lahat ng theology o lahat ng, kasi yung theology para yung kaalaman o karunungang ukol sa Diyos, para rin yung mga iba-ibang mga oji-oji na yan, no? Theology, zoology, no? Biology, metallurgy, kung ano-anong mga galing po yan sa salitang Grego na kagaya nung theology, theos logos, o kaalamang ukol sa Diyos. Pagdating sa theology, marami pong theologies palpak ang pinagsasabi sa nakasulat sa Biblia. Beginning from Catholic theology hanggang sa theology ng mga nagpapanggap na saksi ni Jehovah, mga Mormons at kung sino-sino pa. Ako, paniwala ko, hindi theology yung kanila eh. Hindi pwedeng sabihing kaalamang ukol sa Diyos, kundi perversion. Kagaya ng theology ng Catholic Church. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Sa kanilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato, Petros, bato, ay maliit, hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock, ang tawag po sa Grego ron, Petra. Petra. A mass of rock. Whereas, ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo kay Pedro, a piece of rock, a piece, maliit na bato, hindi kagaya ng Petra, a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibay ang Iglesia Katolika na yan eh, pagdating sa real theology. Kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato. Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng Iglesyang totoo ay malaki, malalim, malaking bato. Na sa Greek ay Petra, which is the feminine. At yung Petros, masculine yon. At ang nakasulat sa 16-18 ng Mateo, hindi Petros,
Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya dyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Ba't ko sinabing bobo? Harapang panluloko yan eh. Hindi naman sa ibabaw ng Petra, ng Petros, itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong sali ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato, a mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato, a piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin dun sa bato na yon. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo, mga kapatid, hindi ang mga apostol ang pinagtayuan, kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag, maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakaibabaw, nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Ang katunayan pa, si Pedro may sabi na ang saligang bato si Kristo. Hindi siya. Kung nag-iisip yung mga Catholic theologians, dito lang mapapahiya na kayo eh. 4 G's ng gawa ang nagsasalita rito si Pedro. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino man ang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano? Palpak talaga yung Catholic theology. Kasi si Pedro na nga ang nagsasalita rito eh. Sabi ni Pedro, dahil sa kay Kristo, itong taong ito nakatayo na walang sakit, gumaling. Yung tao, si Kristo, sabi niya, ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Si Pedro nagsasabi, ang sinasabi niya,
si Kristo yung bato na pinagtayuan ng iglesia na itinakwil naman nung nagtayo ng kanilang sarili. Siya ang bato na inyong itinakwil, sabi. Ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Siya ang bato. Sa versikulo 11, si Kristo ang bato. Alin bato yon, mga kapatid, na pangulong bato sa panulok? The chief corner stone. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Ang pinagtayuan ay ang chief corner stone, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino, na si Pedro raw ang bato. Ang tindi ng pagkakaligaw nitong mga taong ito. Ang tindi ng pagdaraya nitong mga nagsasabing si Pedro raw ang bato. Basahin natin yung Discourses on the Apostles' Creed, kapatid na Daniel, librong Katoliko. Ito po ang sabi ng Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement Kroc, page 216. The Latin word Petra meaning rock. Peter was the rock upon which the church was to be built. Yung Latin word daw na Petra meaning rock. Nag-aano sila sa Latin eh. Tingnan nga natin yung Petra sa Grego. Kapatid, pakilagay mo nga yung Petra na pinagtayuan ng iglesia sa Biblia. Sa Grego, ang salita ay Petra. Ang kahulugan, a mass of rock. No? A mass of rock. Hindi mo dapat na, kasi ang kanilang language ng Iglesia Katolika, Latin eh. Hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia eh. Isinulat ang Biblia sa Hebrew, saka sa Greek, at saka konti sa Aramaic. Para sabihin mo ngayon na yung Petra, ang kahulugan nun ay si Pedro, upon which the church was built, eh mali ka agad. Bakit? 2:20 pa lang ng Epeso, mali na kayo eh. Na ang sabi doon, apostol kasama si Pedro ron, mga kababayan. Huwag kayong paligaw, huwag kayong paloko. Si Pedro kasama sa mga apostol, apostol siya. Ang sabi doon sa 2:20 ng Epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Hindi yung mga apostol saka propeta nakatayo sa ibabaw ng saligan. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato, the chief cornerstone, ang pangulong bato sa panulok. Ang pinagtayuan ng iglesia ay ang batong si Kristo, hindi si Pedro. 2:20 ng Epeso. Nagpapatunay yan ang Catholic theology, hindi theology, na si Maria pumanik sa langit, body and soul, laban sa Biblia yan. No? Na ang mga santo ipinanganak sa langit, may petsa ng ipanganak sa langit, kaya yun ang piyesta ng mga santo. Catholic theology, wala sa Biblia yan eh. Marami pang iba. Ngayon, hindi naman po yan ang ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin, mga kababayan, yung tunay na kahulugan ng pananampalataya na pinagkamalian hindi lang ng Katoliko, kundi napakaraming mga iglesia sa ating panahon. Ang isa rito ay itong mga sikat daw na mga ngaral sa Amerika. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Itong lathalang ito. Ito po,
the faith of God. What is faith? Hendrik Hank Hanegraaff, also known as the Bible Answer Man, the whole idea that God has faith is completely foreign to the Bible. Biblical. Yan ah, ang tawag daw sa kanya sa Amerika, Bible Answer Man, no? Parang ano? Parang yung ginawa natin na pag nagtanong sila sa atin, Biblia ang sasagot. Parang ganun. Pero nauna yata tayo rito eh. Natatanungin niyo ako, Biblia ang sasagot. Ito, parang ganun, ibig sabihin, Bible Answer Man. Kaya lang nakakamangha, nakatangahan sa taong ito, the whole idea that God has faith is completely foreign to the Bible. Nagsasalita ito ng kamangmangan, katangahan. Hindi totoo na wala sa Biblia na ang Diyos ay may pananampalataya. Basahin natin uli ang 3:3 ng Roma, kapatid na Daniel, sa English muna. Kasi English speaking siya. Ang sabi rito ganito sa King James Version ng Romans 3:3. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Nakita nyo? Eh ano kung merong hindi naniwala? Ang kanila bang hindi pagsampalataya nagpapawalang halaga sa pananampalataya ng Diyos? Shall their unbelief make the faith of God without effect? E di ang Diyos pala may pananampalataya. At halos lahat ng rendition sa English, ginagamit yung faith of God. Although merong mga ibang na-impluensyahan na hindi naniniwalang ang Diyos ay may pananampalataya, binabago nila ang salita. Kasi ang nakalagay sa original na Griego, ito pong sulat sa taga-Roma, isinulat po ito sa Griego. Sa mga matatandang manuskrito na Griego, ang nakalagay ay pistin to teo. Ang pinanggalingang salita, yung salitang pistis, na ang kahulugan ay pananampalataya o faith. Pistis is faith. Ngayon, sa lahat ng mga salin ng Biblia, ang salitang pistis isinasalin na faith. Kaya sa Grego, ang nakalagay ay pistin to teo, pananampalataya ng Diyos. Kung ang iba hindi sumampalataya, ang kanila bang kawalan ng pananampalataya ay magpapawalang halaga sa pananampalataya ng Diyos? Sa English po, very directly translated, faith of God. Ano-ano pang translation sa English ang gumagamit ng salitang faith of God? Papakita ko sa inyo. This is time consuming. Maraming oras tayong kakailanganin, pero kailangan yung makita ang ideya na bakit merong gumagamit ng translation. Gumagamit, pinapalitan yung original na nasa Grego. Ang nasa Grego, pistis. No? Pistos, pistin, pisteo, pagdating sa pananampalataya. Ang Diyos mayroong pananampalataya. Faith of God. Basahin natin ang iba-ibang version, kapatid na Daniel, sa English. Ito po, sa New Matthew Bible, ang salin po ay, what then if some of them did not believe? Does their unbelief make the promise of God without effect? Ayan, pinalitan ng promise yung faith. Isang translation ito na ang nag-translate mali rin ang theology. Bakit?
Eh, ang nakalagay hindi naman promise eh. Ang nakalagay, faith sa original na manuskritong mga matatandang manuskritong Grego, nakalagay, pistin to teo. Yan ang nakasulat. Pananampalataya ng Diyos. Ngayon, yung Tree of Life version, eto naman ang sabi. So what if some did not trust? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Ginawa niya, faithfulness of God. Pwede na rin. Malapit-lapit doon sa Grego. Kasi yung salitang God's faithfulness, ang kahulugan nun, God is full of faith. Maraming pananampalataya ang Diyos. Puno siya ng pananampalataya. Yun ang kahulugan ng salitang God's faithfulness. So, kung merong mang naimpluwensyahan nung paniniwalang hindi raw pwedeng magkaroon ng pananampalataya ang Diyos, meron namang hindi naimpluwensyahan. Tuloy natin. Ito naman po sa worldwide English. But some Jews did not keep his law. Does that mean that God cannot be trusted? Ayan, isa na namang theology yan, impluensyado na hindi naniniwalang ang Diyos ay may pananampalataya. Tuloy natin sa iba pa, kapatid na Daniel. Sa New Heart English Bible naman po, for what if some were without faith? Will their lack of faith nullify the faithfulness of God? Ayan, okay yan. No? Next. Sa Berean Literal Bible, what if indeed some disbelieved? Will their unbelief nullify the faithfulness of God? Okay yan, kapatid. Sa Revised Geneva Translation po, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Okay na okay yan. Yan ang nasa Greek. Faith of God. Tuloy natin. Sa Common English Bible po, what does it matter then if some weren't faithful? Their lack of faith won't cancel God's faithfulness, will it? Okay yan. Ayan, okay yan. Ibig sabihin, kung babasahin po natin, mahigit yatang 100 yung English translation eh. Ang mas nakakarami ang nakalagay, faith at faithfulness of God. Ang Diyos ay faithful. Puno siya ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang Diyos ay sumasampalataya o mananampalataya. Kaya lang nagkakaproblema kasi pag sinabing ang Diyos sumasampalataya, sabi ng mga pastor, paano siyang sasampalataya? Eh wala namang mas mataas sa kanya. Pag sumampalataya ikasya, ibig sabihin may mas mataas pa sa kanya. Ah, diyan ka na bulgar. Hindi mo pala alam ang kahulugan ng pananampalataya. Kaya nga, inaanyayaan ko kayo, maintindihan ninyo ang kahulugan sa Biblia ng pananampalataya. Ginagamit ng lahat halos ng relihiyon, hindi naiintindihan ang kahulugan ng pananampalataya. O eto, tutuloy ko lang yung sinasabi nitong pastor na ito na sikat sa Amerika. Unique ang ideya na ang Diyos ay may pananampalataya, wala ay kasa Biblia yon. Kasinungalingan yan. Nasa Biblia, pistin to teo. May pananampalataya ang Diyos. Pistin to teo. Nakasulat yan sa Romans 3:3. Tandaan nyo, nakasulat sa Romans 3:3. May mga tamang English translation, nakalagay faith of God. So there is faith. God has faith. That is not contestable. If you believe in the Bible, you will not contest that. Because the Bible says so, that God has faith. Faith of God. Faith in God is different from faith of God. Just like the word faith of Jesus is different from faith in Jesus. There is such a thing in the Bible as faith in Jesus.
pananampalataya kay Kristo. Meron nun. Pero meron sa Biblia, pananampalataya ni Jesucristo. Basahin natin ang 14:12 ng Apokalipsis. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Faith of Jesus. Pananampalataya ni Jesus. Tingnan nga natin yan sa mga vernacular ng Pilipino. Sa Bisaya at saka sa iba pang ano. Ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Jesus nga pagtuo. Tama ba yung Brad Jerry? Kang Jesus na pagtuo? Opo, tama po yan. Pananampalataya ni Jesus. Opo. Basahin natin sa Kapampangan. At yukaniti ing pamibabatara ding banal, ding tutupad ka ring utos ning Dios at king kasalpantayanan kang Jesus. Mali yan. Ang nagsalin sa Kapampangan, influensyado ng paniniwalang hindi totoo yung pananampalataya ni Jesus. Ano, kapatid na Rodel, ano? Opo, kapatid na Eli, mali po yan ang salin nila. Mali yan. Tama yun sa, tama yung sa, ano, sa Cebuano, mali yung sa Kapampangan. Punta natin sa Ilocano. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo, nga salimit mutanda dagiti bilbilin ti Dios, ken ti pamati ni Jesus. Tama ang sa Ilocano, pamati ni Jesus, pananampalataya ni Jesus. Tingnan natin sa Bicol. Uya digdi an pakatios kan mga banal, an mga nag-uutob kan mga tugon nin Dios, asin kan pagtubod ni Jesus. Tama sa Bicol, pagtubod ni Jesus. Tama no, Brad Mel? Opo, tama po. Oh, puntahan natin ngayon sa Hiligaynon. Yari ang panawag nga sa pagbatas sang mga balaan. Sila nga nagabantay sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo ni Jesus. Ayon, tama rin. Pagtuo ni Jesus. Ngayon dito suko ako rito, hindi ako marunong nito eh. Yung Pangasinense. Diyasu kawalaan na sungdo na sa santos, saray mangunur at ganggan na Dios, tansay pananisya nun Jesus. Tama ba? Pananisya ni Jesus? Tama po, kapatid na yun. Tama, sa Kapampangan lang mali eh. Investigahan natin sa vernaculars natin yung nasa tres-tres ng Roma. Ang sabi sa English, the faith of God. Ang sabi sa Grego, pistin to teo. Tingnan natin sa Bisaya kung tama. Kay unsa man kung ang uban walay pagtuo, ang ilang pagkakulang sa pagtuo, makahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinumanon sa Dios? Mali yan, ano, Brad Jerry? Opo, mali po ito. Mali yan. Hindi dapat pagkamatinumanon. Dapat diyan ay pagtuo sa Diyos, ano? Opo, dapat pagtuo sa Diyos. Oo, pagtuo, pananampalataya ng Diyos. Mali talaga sa Cebuano. O impluensyado yung nag-translate niyan ng maling pananampalataya ng mga pastor na ang Diyos daw hindi pwedeng magkaroon ng pananampalataya. Punta tayo ngayon sa Kapampangan, kapatid na Rodel. Nanupin nung ding mapilan may alalang kasalpantayanan, inkarelawaring kealan kasalpantayanan, makapalyaring mistula king katapatan ng Diyos. Malian. Malian. Kapatid Dela, no? Hindi opo, katapatan diyan, dapat kasalpantayanan ng Diyos. No? Opo, opo. Kapampangan si Brad Rodel kaya siya tinatanong ko eh. O punta tayo ngayon sa Ilocano. Taan niya nga Rod, no dagiti daduma kadakwada, nagbanagda nga awan pamatida. Tiki na awan pamatida, ikatun nanto aya, tiki na matalek ti Dios. Ah, mali rin yan. Dapat dyan,
ti pamati ti Dios. Ano? Kapatid na Ilocano? Opo, kapatid na. Pamati. Pamati. Pananampalataya. Punta natin sa Bicol. Hulita, ano kun may nagkapira na dainin pagtubod? Andainin da pagtubod, makakasayang daw. Kan kaimbudan nin Dios? Mali rin, ano, Bradmel? Opo, mali po, kapatid na Eli. Hindi yun ang nasa original eh. Lagay natin ngayon sa hiligay nun. Ano bala kung ang iban walay pagtuo? Magapakawalay pulos bala ang ila pagkakulang sing pagtuo sang pagkatutom sang Dios? Eh, tila mo, dapat pagtuo rin sa Dios. Kasi yun ang nasa Biblia eh. Nasa original yun eh. Na lagay mo ngayon sa Grego. Nakalagay dun sa Grego. Pistin to teo. Sa Grego kasi ang nakalagay pananampalataya. Ti gar e epistesen. Yung hindi nila paniniwala. Tines mi a apistia. Yung hindi paniniwala pananampalataya. Oton ten pistin to teo katarjese. Eh maliwanag na sa Grego ang ginagamit all throughout the verse, pananampalataya ang sinasabi. Yung apistia, ibig sabihin nun negative, hindi sumasampalataya. Yung epistesen, yung hindi paniniwala o pananampalataya. Kaya all throughout the verse in the Greek, ang ginagamit pananampalataya eh. Pagdating sa ibang mga Biblia, inalis nila yun. Ayan. Sa hiligay nun, pagkatutom. 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 Mali rin yun eh. E sa Pangasinense. Ta antutan usaray arumid si kara, andian iray pananisya. Say kakulangan da na pananisya, pagmaliwan to kasi, andi kakanaan, sukatuuran na Diyos. Mali rin. Kasi yung unang ginagamit, pananisya, sabi, sikara andian iray pananisya, ibig sabihin nun, pananampalataya. Say kakulangan da sa pananisya, yung kawalan nila ng pananampalataya. Pagmaliwen to kasi ya andi kakanaan so pananisya. Dapat pananisya rin. Pinalitan ng katuuran. Samantalang ang itinatranslate nila is the same Greek word. Halatang halata mo na binabago eh. No, kahit di ako nakakaintindi ng Pangasinense. All throughout the verse, ang ginamit nila, pananisya, pananisya. But pagdating doon sa huli, pananisya, paano dapat sabihin doon pananisya ng pananampalataya ng Diyos? Paano dapat sabihin? Pananisya na Diyos. Pananisya na Diyos. Dapat doon pananisya na Diyos. Kasi the same word, pat iniiba nila ang kahulugan. Iyan ang pagkakaligaw natin, mga kababayan. Mula sa nagtatranslate, pati sa pastor na nagpapakahulugan, nagkakamali na. Balikan natin ngayon itong Bible answer man daw. Wala raw sa Biblia yung pananampalataya ng Diyos o faith of God. Ito pa ang kanyang sinabi. The whole idea that God has faith is completely foreign to the Bible. Biblical faith is human beings trusting in a God they cannot see to do things that He has promised. God sees all and knows all from all eternity. So, God doesn't need to have faith. And kasi ang pananampalataya raw ay paniniwala sa hindi nakikita. Eh ang Diyos daw, lahat daw ng bagay nakikita mula sa walang hanggan. Kaya hindi ka nangangailangan ng Diyos ng pananampalataya. Tuloy natin. And since God doesn't need to have faith, the idea that we have to imitate God's faith is clearly unbiblical. Remember, faith is always object-oriented. Faith in God, not faith of God.
And if we mix that up, we have a faulty understanding of what true biblical faith really is. It applies to you. You have a faulty understanding of what true biblical faith really is. Why? Because the Bible tells us that God has faith. Shall their unfaithfulness or unbelief make the faith of God without effect? The word faith of God is in the Bible. Just like the word faith of Jesus. That's what we are going to study now. Yan ang pag-aaralan natin ngayon, mga kababayan. Talaga bang ang Diyos ay may pananampalataya? Meron pa kasing isa pa ring sikat sa Amerika. Ito naman ang argumento. Pag sinabi mo raw na ang Diyos ay may pananampalataya, ibig sabihin daw, ang Diyos nagtitiwala sa iba. Hindi ka nagtitiwala ang Diyos sa iba. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito po, sabi naman ni Pastor Scott Ross, I don't believe that God, by His faith, created. I think God is a creator. Everything He says happens. It's not because He has faith or believes that it will happen. Everything He says and everything He does happens. He's the origin of all things. So you know to say, well, okay, God's, He does this by faith for me. Now, God bless everybody who keeps that theory. For me, that belittles God, that makes God human. It pulls Him down to our level because we're the ones that have to have faith. The very definition of faith is confidence in another. Where's God's confidence in another? It's not there. It's His it. Amen. Tingnan ninyong katangahan ito. Pagka raw sinabi natin ang Diyos ay may pananampalataya, ibinababaraw natin ang Diyos, ini-small natin ang Diyos, at ginagawa raw natin ang Diyos na tao. It pulls Him down to our level because we're the ones that have to have faith. The very definition of faith is confidence in another. Where's God's confidence in another? It's not there. It's, He is it. Amen? Sabi niya. Mali ito eh. Para sa kanya, para magkaroon ka ng pananampalataya, magkakaroon ka ng confiance o confidence sa iba. Kaya, ang Diyos ba ikaw eh, nagkakaroon ng confiance sa iba o ng confidence? Nagtitiwala ba ikaw siya sa iba? Hindi ikaw siya nagtitiwala, sabi niya. Kaya hindi pwedeng ang Diyos ay may pananampalataya. Pero tanungin natin ang Biblia. Mga kapatid, ang Diyos ba nagtitiwala? Pasahin natin ng unang Tesalonica 2:3-4. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamadian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kapatid na Daniel, nagtitiwala ba ang Diyos sa iba? Sabi po ng apostol na si Pablo, minarapat ng Diyos na sila'y pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, kapatid na Eli. Kaya yung paniniwala nitong pastor na ito, si Scott, na sasabihin niya, ang Diyos hindi pwedeng magkaroon ng pananampalataya kasi hindi naman nagtitiwala ang Diyos sa iba, eh malaking kasinungalingan ito, mga kapatid. Kung hindi kayo nag-aaral ng Biblia, hindi nyo marirealize na naloloko na tayo eh. Ang Diyos nagtitiwala. Walang makakapangaral ng tunay na ebanghelyo kung hindi nagtiwala ang Diyos sa mga apostol. Hindi kasi pwedeng ipangaral ang ebanghelyong totoo ng mga taong hindi katiwa-tiwala sa Diyos. Ang katunayang
hindi sila pinagtiwalaan, kaya hindi nga nila maipangaral eh. Pero ang mga apostol, ang aming pangangaral ang wika, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo. Gayon namin sinasalita, nagkakatiwala ba ang Diyos, mga kapatid? Kahit sa tao, nagtitiwala ba ang Diyos? Aba, may tiwala siya. Dapat niyong maintindihan. Isa pang talata, 5:18 ng ikalawang Korinto. Pakinggan niyo nakasulat. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Nakita nyo, nagtitiwala ang Diyos eh. Yun nga, Ebanghelyo, yung salita, pinagkatiwala sa mga apostol eh. Para sabihin ng isang Amerikano na hindi nagtitiwala ang Diyos sa iba, God do not have confidence in others, eh niloloko mo tao eh. Kasi pinagtiwalaan nga ang mga apostol eh. No? Pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Ang katunayang hindi ka pinagkatiwalaan, eh yung sinasabi mo na ang Diyos hindi nagkakatiwala. Pati pala sa'yo, walang tiwala ang Diyos mo. Eh ba't ka nangangaral? Hindi ka naman pala pinagkatiwalaan ng salita. Ang nasa Biblia, kami nangangaral, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. So nagkakatiwala ang Diyos sa kanyang mga ngaral na isinugo para mangaral ng Ebanghelyo. At hindi basta pagkakatiwala, mga kababayan. Alam niyo kung gano'ng tiwala ng Diyos sa mga ngaral na isinugo niyang mangaral ng Ebanghelyo? Sabi niya sa mga apostol, ang talian niyo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kalagan niyo sa lupa, kakalagan sa langit. Ako, matinding tiwala yon. Biro mo, pag kinalagan sa lupa nung mga ngaral na sa Diyos, kakalagan sa langit. 18:18 ng Mateo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ganyan ang pagkakatiwala ng Diyos sa mga apostol. Hindi lang yan. Sa Juan, Kapitulo 20, pakinggan nyo ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa mga apostol kung gano'n siya katiwala sa kanila. 20:22 ng Juan. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Yan, nasolve na natin. Hindi pala totoo na ang Diyos hindi nagtitiwala. Nagtitiwala pala siya, malaki tiwala niya sa mga mangangaral na kanyang isinugo noong unang siglo. Kaya kung halimbawa walang katiwa-tiwala, aba hindi na ipapasulat ng Diyos ang Biblia sa mga tao. Wala pala siyang pinagtitiwalaan eh. Siya na mismo magsusulat. No? Pwede naman kasing magsulat ang Diyos eh. Natatandaan nyo, yung 2 tapyas na bato, sinulat ng daliri ng Diyos. Nakasulat sa Biblia. Eh ang bagong tipan, ipinasulat sa mga apostol. Ibig sabihin, nagtiwala siya at sinabi niya sa mga apostol
ang isusulat at ang hindi. 14:37 ng unang Korinto, sabi ng mga apostol, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat ang mga apostol, inutusan silang magsulat at tiwala ang Diyos sa kanila. Alam nyo, nakakita ako, nagkaroon ako ng karanasan eh. Dinimanda kasi ako ng isang sabadista ng 21 kaso sa husgado. Kaya kinailangan akong mag-attend sa husgado ng halos araw-araw. Lunes hanggang Biyernes, nasa husgado ako. Alam nyo, nakita ko ang mga tao merong hindi katiwa-tiwala. Bakit? Aba, nung ako'y bumibili, 3 piso kasi ang isang page nung transcript of stenographic notes. Aba, masyadong vital yung aking testimony. Pinalitan ang salita. Pinalitan. Sabi ko, kakampi nung kalaban ko itong stenographer. No? Ba, nung sumunod, pinalitan na naman yung aking sinabi. Ah, kakampi talaga ako ito nung aking kalaban sa husgado. Ayun, kakampi, pinapalitan. Doon sa Securities and Exchange Commission, meron din akong karanasan na yung abogado nung kalaban namin na iglesia sa rehistro ng iglesia, nagsalita yung kalaban ko na iglesia ng Tagalog. Itinranslate niya sa English. Ayan, kasama ko si Attorney Rafael Mison, isa sa mga naging opisyal ng Quezon City, napakahusay na abogado. Pinsang buo ni kapatid na Peris, yung isang kasama ko, si Attorney Antiporda, at saka si Attorney Rafael Mison. Nag-translate yung abogado. Nung ewan ko kung nandiyan pa sa museum yung transcript of stenographic notes. Ba? Nung i-translate niya yung sinabing Tagalog ng babae, pinalitan yung English, napansin ko. Kinalabit ko si Attorney Mison. Attorney, tumutol ka, Attorney, sabi ko. Mali ang pagka-translate. Hindi ganun ang sinabi sa Tagalog. Tumaas ng kamay yung attorney ko. At sabi dun sa hearing officer, natatandaan ko pa yung pangalan, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng hearing officer sa Securities and Exchange Commission. Sabi, mali ka ako pagka-translate, sir. Pumapabor sa kanila yung pagka-translate sa English. Pinaulit nung ano. Tapos tinignan ko ano yung nakatranscript. Mali nga. Ang sama ng tingin sa akin ng abogado. Sabi ko, dinilatan ko na lang. O ano ngayon, sabi ko. E, mali ka kung mag-translate eh. Galit na galit sa akin yon. Yung abogado na yon. Ayon. Hanggang ngayon, galit sa akin yun eh. Kasi malaki bayad sa kanya nung kalaban natin na iglesia eh. Iyon. Doon ko napatunayan, merong hindi katiwa-tiwala na nagsusulat. Pero ang mga apostol, pati pagsusulat, sinamahan ng Espiritu Santo ng Diyos, kaya katiwa-tiwala ang isinulat nila eh. Kaya lang tayo naliligaw ngayon, ang mga nagta-translate, binabago yung isinulat ng mga apostol. Pati mga nag-i-interpret. Sukat ba naman ang itayo ng Diyos sa Biblia? Iglesia. Aba, inilagay ba naman ngayon eh fellowship? Ang itinayo ng Diyos sa Biblia, iglesia, pinalitan ng ministry. International ministry. Paano mo nangyari yun? Ang sinabi ng Biblia, iglesia, tapos pinalitan mo ministry. Pinalitan mo fellowship. Pinalitan mo saksi. Ano ba yan?
Mali. Dapat kung ano yung nakasulat, yon doon tayo dapat magbatay. Kaya ako nagsasaliksik kahit po ako walang pinag-aralan. Pati Grego pinapakialaman ko, pati Ebraiko pinapakialaman ko. Humahanap ako ng mga diksyonaryo para maintindihan ko. Kasi yun nga ang nakasulat sa Grego. Bakit pag itinranslate sa ibang wika, pinapalitan? Ang sabi ni Pablo 4:6 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Bakit? Eksakto ang pagkasulat ng mga apostol. Pinagtiwalaan sila ng Diyos. Ipinagtiwala sa kanila ang salita ng pagkakasundo. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagtitiwala. Hindi kagaya ng paniwala nitong Amerikanong mokong na ang Diyos daw hindi nagtitiwala sa iba. Eh kung hindi pala siya nagtitiwala sa iba, ba't pa siya magsusugo na mga ngaral? No? Ba't sinugo niya pa mga apostol? Hindi pala siya nagtitiwala. No? Hindi pala siya nagtitiwala, bakit sinugo niya pa ang mga propeta? Malaking katangahan niyan, Pastor Scott Ross. Sana makarating ito sa iyo. Na ang Diyos daw hindi nagtitiwala sa iba. Mali. Mali ka. Niloloko mo, naniniwala sa iyo. At itong isa pa, itong Bible Answer Man, ang pangalan ni Hanegraaff. May pagkaaliman siguro ito eh. Si Hank Hanegraaff. Sabi-sabi ba naman, hindi raw pwedeng ang Diyos ay magkaroon ng pananampalataya sapagkat ang Diyos daw nakikita raw niya ang lahat. Kaya ibig sabihin, hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng pananampalataya. Ngayon, tignan natin ang kahulugan ng pananampalataya at kung ang Diyos ba ay pwedeng magkapananampalataya. 11:1 ng Ebreo, kapatid na Daniel. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan ang hindi naintindihan ni Hanegraaff. Yan din ang hindi naintindihan ni Pastor Scott Ross. Ha? Ng Amerika. Mga sikat na pastor daw ito sa Amerika. Ang pananampalataya, siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Doon nag-umpisa ang pagkakamali ng hindi naintindihan yung sinabi ni Pablo. Ang pananampalataya, dalawa ang kahulugan. Ang isang essence ng pananampalataya, yung kapanatagan sa bagay na hinihintay. Yung trust, yung confidence, the substance of things hoped for. There are things that we hope for. Ano ba yung mga bagay na hinihintay natin, inaasahan natin? Na si Kristo babalik uli. Isa yon, no? Na ang mga patay, mabubuhay uli. Ikalawa yon. Na ang mga patay, pag nagpakabuti habang buhay, pag namatay, bubuhay uli. At ang isa sa iniintay natin, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Hindi na mamamatay. Nasa Apokalipsis 21:4. Pakinggan nyo. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya
kamatayan. Mawawala na ang kamatayan. Magkakaroon na ang tao ng buhay na walang hanggan. Isa yan sa inihintay natin. Ulitin ko, ang inihintay natin, pagbabalik ni Kristo. Isa yun sa inihintay natin. Bahagi ng faith yun o pananampalataya. 2:11, kapatid na Daniel. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Nakita nyo, isa sa inihintay natin, pagbabalik ni Kristo. Kasi umalis nga siya, umakyat sa langit. After na mangaral siya ng mahigit na 3 taon sa lupa, umakyat siya sa langit. Pero sabi niya, babalik ako, sabi niya. Kaya hinihintay natin yon. Paano tayo naghihintay? Kasi naniniwala tayo, babalik siya eh. Kaya yun ay part ng definition ng pananampalataya. No? Ano yun? Yung party na yun. Sabi sa 11 ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Nagtatrust tayo. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan. Meron tayong kumpiyansa. Meron tayong pagtitiwala na may mga hinihintay tayo na mangyayari. Para lang ilagay mo sa material, ano? Bakit ka nagtatrabaho para sa isang kumpanya? Kasi nagtiwala ka sa kumpanya na maaasahan mo yung hinihintay mo buwan-buwan. May sweldo ka buwan-buwan. At pumapayag ka yung sweldo mo, bawasan ng bawasan para sa SSS kasi naniniwala ka rin na sumasampalataya ka rin na magkakaroon ka ng benefits pagdating ng retirement mo. Kung hindi ka kasi naniniwala, paano ka namang magpapagal? Hindi ka namang binigyan ng advance. O yung walang tiwala, humingi ng advance yun eh. Bayaran mo muna ikaw ako bago ko gawin. Pero yung naniniwala, sumasampalataya, na yung kumpanya niya ay matatag na kumpanya, kahit walang advance, isang buwan siya hintay ng hintay. Minsan wala na siyang pera, mangungutang siya ng 5-6 para lang makarating siya dun sa punto to make ends meet. Iyon ang pagtitiwala, pananampalataya, dun sa kumpanya. Ngayon, naghihintay tayong si Kristo babalik. Kasi sabi niya, pangako niya eh. Naghihintay tayo na mabubuhay uli ang mga patay. Makita mo uli nanay mo, tatay mo, lola mo, lolo mo. No? Naniniwala ka ron. Kasi may kapanatagan ka na, meron ka ng assurance. Ano yun? Ba't ka nagkaroon ng kapanatagan? Kasi ipinakita ni Kristo na siya'y nabuhay na mag-uli. Pagkatapos siyang bugbugin, hindi na halos makilala, pati ulo nilagyan ng koronang tinik, no? Pati binugbog na totally. Pagkatapos na mamatay, 3 araw bumangon uli, nagpakita sa mga Kristiyano. Kaya, kumo nakita nila, may kapanatagan na sila, may pananampalataya na sila, sa hinihintay nilang pagkabuhay na maguli. Kasi ang pruweba, si Kristo na kanilang Panginoon na nangaral ng pagkabuhay na maguli ay nabuhay ngang maguli. Hindi naman kagaya ng ibang leader ng relihiyon, nang mamatay, hindi na nabuhay. Ang nabuhay, uud na. Pero si Kristo, namatay, nabuhay, mag-uli. Kaya nagtitiwala tayo, may pagkabuhay na mag-uli. Dahil nabuhay na mag-uli ang pundador ng Kristyanismo. Walang iba kundi si Kristo. Kaya meron tayong pananampalataya, may pagkabuhay na mag-uli, nagkaroon na tayo ng pruweba.
17:31 ng gawa. Pakinggan nyo. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ah, meron palang paghuhukom at ito'y pinatunayan ng Diyos kay Kristo nang buhayin niya siyang mag-uli sa mga patay. Hindi lang pala ang pagkabuhay na mag-uli ang napatunayan ng pagkabuhay ni Kristo. Napatunayan din ng mabuhay si Kristo mag-uli, meron talagang paghuhukom. Maghuhukom ang Diyos. Kaya yan, mga iniintay natin yan. Babalik si Kristo kasi nangako siya. Nabuhay siyang mag-uli. Kasi sinabi niya bago siya mabuhay mag-uli, sa ikatlong araw, bangon ako uli. Nung maganap, naniwala ang mga apostol. Nakita kasi nila na buhay mag-uli si Kristo eh. Yung pagkabuhay mag-uli ni Kristo, nagpatunay yon sa maraming bagay na kanyang sinabi na siya hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Totoo lahat ang sinasabi niya na may pagkabuhay na mag-uli, may buhay na walang hanggan, may paghuhukom. Yan mga bagay na hinihintay natin. Ba tayo naniniwala? Ba tayo may pananampalataya dyan? Kasi nakakita na tayo ng pruweba. Ang unang nakakita, yung mga unang Kristiyano. Isinulat nila ngayon, nakita, nabasa natin, aba, totoo palang may pagkabuhay na mag-uli. Aba, totoo palang may buhay na walang hanggan. Aba, totoo palang darating uli si Kristo. Kasi lahat ng sinabi niya, totoo naman eh, naganap eh. Meron ka ng base. Kaya ang isang kalahating kahulugan ng pananampalataya ay ang pananampalataya kapanatagan sa bagay na inihintay. At isa pa, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ba, ito, dito nagkamali ngayon si Hanegraaff at saka si Scott ng Amerika na ang Diyos daw hindi pwedeng magkapananampalataya kasi lahat nakikita niya. Ang pananampalataya ay katunayan ng bagay na hindi nakikita, hindi naintindihan. Para ba sa inyo, kayo, para kayo maniwala dahil hindi nakikita? Aba, pagka naniwala ka sa hindi mo nakikita, hindi scientific yun. Kapatid na Daniel, nakasunod ka sa akin. Opo, kapatid na Eli. Yeah. Walang pagkukuhanan po ng batayan yung pagtitiwala at paniniwala mo doon sa isang bagay kung wala kang katunayan. At pag sinabi na ang pananampalataya, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, yung bagay hindi mo nakikita pero may katunayan yon. Yun ang hindi naintindihan itong mga pastor na ito. The evidence of things not seen. Things not seen have evidence. And because of the evidence that you can see, you believe in things not seen. Oh, tingnan nyo ha. Allow me, brothers and sisters, in the entire human race, how I wish that everybody will hear this. Faith is the evidence of things unseen. Yung bagay na hindi nakikita, may katunayan yon. Kaya para maniwala ka dun sa hindi nakikita, dapat meron kang katunayan na talagang yung bagay na yon eh totoo, nag-i-exist yun kahit hindi mo nakikita. Bibigyan kaya halimbawa. Mga kapatid, nung umupo ako rito, alas 7 ng gabi, dyan sa Pilipinas, umupo ako rito dito sa studio kong ginagamit. Alam nyo ba, dito mayroong mga bagay na hindi nakikita dito sa studio. Bibigyan kayo halimbawa, makinig po kayo mabuti. Dito sa studyong ito, meron ditong oxygen. Meron din ditong hydrogen. Meron din ditong carbon dioxide. Hindi naman nakikita yan eh.
In fact, oxygen is a gas which is considered by science as odorless, colorless, tasteless, no? A gaseous chemical element, chemical symbol O, atomic number 8, it constitutes 21% by volume of air and more than 46% by weight of Earth's crust, where it is the most plentiful element sa lupa ng Earth. It is a colorless, odorless, tasteless gas occurring as the diatomic molecule 02. No. Ngayon, ba't ko nagsabi na dito sa lugar ko may oxygen? Hindi ko naman nakikita may oxygen. Kasi magdadalawang oras na ako rito, buhay pa rin ako. Pag walang oxygen, di ako mabubuhay. 5 minuto lang pag ikinulong ka sa isang chamber na walang oxygen, gaya nung gas chamber sa Amerika, kung saan nila pinapatay yung mga kriminal. Ang nandoon ay yung hydrogen cyanide, carbon dioxide and carbon monoxide. Walang oxygen doon. Kaya yung kriminal na inilalagay, yung gas chamber, pag nilagay dyan ng kriminal, patay. 5 minuto hanggang, siguro hanggang gis, patay na eh. Ako po ngayon dito, 2 oras na ako mga kababayan, buhay pa rin ako. Hindi naman ako nahirapang huminga. Bakit? Ibig sabihin dito sa lugar na ito, may oxygen dito. Ayon. Ano ang prueba ko? Eh, hindi ko naman nakikita oxygen. Ang prueba ko, yung nakikita ko sa sarili ko, buhay ako. Yung technician ko rito, buhay din. Bakit? Eh kung walang oxygen dito, patay na kami pareho. Sa haba ng oras na lumipas. So ano ang katunayan ko na dito sa lugar na ito, may oxygen? Kasi meron akong nakikitang pruweba. Buhay ako, buhay yung katulong ko rito na isang tao. Pareho kaming buhay. Ibig sabihin, pareho kaming nakakalanghap ng oxygen na nagpapahaba ng aming buhay o nagsusustain ng aming buhay. Ngayon, ano ang pruweba ko may oxygen? Eh yung nakikita ko na nangyayari. Dito, pagka nagsindi ako ng posporo, magsisindi yung posporo. At yung kandila, minsan nag-brown out dito, nilagyan namin ng kandila. Aba, matagal yung kandila. Bakit? May oxygen. Bakit ako naniwalang may oxygen? Dahil doon sa kandila na nakasindi. Kasi kung walang oxygen, hindi magsisindi. No? Hindi magsisindi. Ano po ang pruweba ko na may oxygen? Hindi ko naman nakikita. E de yung nakikita ko, nali yun, yung resulta ng oxygen. Yun ang kahulugan ng salita ng Biblia. Ang pananampalataya, katunayan ng bagay na hindi nakikita. The evidence of things unseen. And the reason why you have faith in the unseen, because the unseen have an evidence that the unseen exists. Yung hindi nakikita, may ebidensya, may katunayan. Ang nakikita mo, yung katunayan. Pero yung pinapatunayan nung bagay na nakikita mo, hindi nakikita, gaya ng oxygen. Ayun. Kaya naniniwala kang may oxygen na hindi nakikita dahil dun sa nakikita mo na nagpapatunay sa hindi nakikita. Ganito, para maintindihan nyo ako mga kapatid. Meron kasing 2 bagay na umiiral. Nakikita at hindi nakikita. Maging espiritual, maging physical, merong hindi nakikita. Alimbawa, ano yon? Yung oxygen, hindi nakikita. Yung hydrogen, hindi nakikita. Pero,
pagka pinagsama mo ang dalawang gas sa tamang kombinasyon, dalawang atom ng hydrogen na hindi nakikita at isang atom ng oxygen na hindi nakikita, pag pinagsama mo, lilitaw ang ebidensya nung hindi nakikita. Ano yon? Tubig. Hindi ba ang tubig? H2O. Meaning, two atoms of hydrogen and an atom of oxygen makes up what we call a visible substance, which is water. Pag pinagsama mo two molecules ng hydrogen and two molecules of oxygen, ang ipoproduce mo hydrogen peroxide. Parang tubig din, pero hindi mo pwedeng inumin. Bakit? Peroxide yan eh. Masusunog ang lalamunan mo pag ininom mo yung hydrogen peroxide. Pero bawasan mo yung oxygen. Isa lang ang ilagay mong atom. Dalawang atom ng hydrogen, isang atom ng oxygen, at water yon, pure water yon. Yung hindi nakikitang hydrogen at yung hindi nakikitang oxygen, nang pagsamahin sa tamang kombinasyon, nag-produce ng nakikita. Alin yon? Tubig. Yan. Ayan o, tubig o. Saan galing yan, tubig na yan? Sa dalawang bagay na hindi nakikita. Gas. Hydrogen and oxygen. Mula dyan sa tubig na yan na galing sa hindi nakikitang hydrogen at oxygen, nakikita mo na ngayon yung tubig na pagka maginaw, nagiging yelo. Pagka mainit, umi-evaporate, nagiging gas. Pagka tama ang temperature, liquid siya, tubig, pwedeng ipaligo. No? Iyan ngayon ang prueba na merong hydrogen at merong oxygen na hindi mo nakikita, pero may prueba na nakikita mo. So ang kahulugan ng pananampalataya, mayroon kang katunayan sa bagay na hindi nakikita. Na hindi mo man nakikita, may patunay na talagang nag-e-exist yun. Yun. Ang punto ko, mga kapatid. Spiritually, merong hindi nakikita. Espiritu, hindi po nakikita. Ang Diyos, hindi nakikita. Espiritu kasi siya. Yung Espiritu Santo, hindi nakikita. Espiritu kasi siya. No? Yung demonyo, hindi nakikita. Espiritu kasi yun eh. Pero pag nakakita ka na ng ebidensya, maniniwala ka na meron nun. Bawa, di mo nakikita demonyo. Eh ano ebidensya? Nakakita ka ng isang ama. Nire-rape yung sarili niyang anak. Nakakita ka na ng ebidensya nang hindi nakikitang demonyo. Kasi sa natural, walang ama na mangre-rape ng anak niya. Sa natural ng tao, walang amang manre-rape ng anak. Pero pag nakakita ka na ng ama nang re-rape ng anak, pinapatay ang anak, may ebidensya ka na may demonyo na hindi mo nakikitang espiritu. Ngayon, eh ang Diyos ay espiritu. Hindi nakikita. Eh ano ebidensya na may Diyos? Basahin natin ang Roma 1:20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging. Ayon, ang Diyos hindi nakikita. Ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng una, ng lalangin ang sanlibutan, nakikitang maliwanag.
sa pagkakatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Aba, kahit pala hindi mo nakikita ang Diyos, tingnan mo lang yung ginawa niya, makikita mo na mayroon talagang Diyos. Matatanto mo na mayroon talagang Diyos, tingnan mo lang yung kanyang ginawa. Ang ganito, mga kapatid, nakakita ka sa isang gubat, may bahay, may bubong pa eh. May hagdan pa. Hindi mo man nakita yung gumawa, alam mo na hindi gawa ng unggo yon. Alam mo na hindi gawa yun ng leon. Hindi mo man nakita gumawa, alam mo tao gumawa nun. Dahil nakita mo yung ginawa, hindi magagawa ng unggo, hindi magagawa ng leon. Milyon-milyon taon na ang leon sa mundo. Wala ako nakita ng leon nakagawa ng bahay. May hagdan, may bubong, may bintana. Milyon-milyon na rin taon ng mga unggoy, ang mga gorilya sa mundo. Wala ako nakita ng gorilya ang gumawa ng bahay na kagaya ng ginagawa ng tao. Pag nakakita ka sa kagubatan ng isang bahay na kapareho ng bahay sa siyudad, sigurado ka may gumawang tao noon kahit hindi mo nakita nung gawin. Ano ibig sabihin? Nakita mo ang universo, nakita mo ang mga bituin, nakita mo mga planeta, nakita mo mga galaxy, nakita mo lahat ng umiiral. Ang ibig sabihin noon, mayroong hindi nakikita na gumawa nun. Kaya ka naniniwala na may Diyos na hindi mo nakikita dahil may nakita kang ebidensya. Yun ang kahulugan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, paniniwala sa hindi nakikita na may katunayan ng kanyang pag-iral. Ang pananampalataya, kapanatagan sa bagay na hinihintay, gaya ng mga darating, at ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita, may katunayan. Yung katunayan ang nakita mo. Ang katunayan may Diyos, yung ginawa niya. Ang katunayan may oxygen, yung nakikita mo. Na tubig at saka yung hydrogen peroxide. Ang katunayang mayroong hydrogen na hindi nakikita, yung pruweba na umiiral yung hydrogen. Ang buong universo po, mga kapabayan, lahat ng materyales sa buong universo, mga planeta, mga bituin, 60% po dyan hydrogen. Ang oxygen naman, hindi mo nakikita. Pero ang ibabaw ng lupa, yung crust, yung earth's crust, binubuo po yan ng oxygen. Napakaraming oxygen dyan sa lupa, sa earth's crust. Ang prueba na may oxygen sa lupa, nabubuhay ang uod. Tumutubo ang halaman. Ang prueba na may oxygen sa lupa, yung mga creatures na nabubuhay sa lupa, sa earth's crust, sa ibabaw ng lupa, halaman, mga herbs, etc., nangangailangan po lahat yan ng oxygen. Kung walang oxygen, hindi mabubuhay dun sa lupa na yon. Nakita niyo yung mga disyerto? Konti ang oxygen dun, konti ang tubig dun, kaya walang nabubuhay na damo. Ang ebidensya may oxygen sa lupa, yung damo, yung halaman, yung mga uod, yung mga kulisap, etc. Nakita mo yung damo, yun ang patunay na merong oxygen na hindi mo nakikita. So para ka maniwala dun sa hindi mo nakikita ang oxygen, makita mo muna yung patunay na meron talagang oxygen. Yan yung patunay, yung nakita mo, damo. Uod. No?
Kaya ang pananampalataya, kapanatagan o kasiguraduhan sa bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi lang hindi basta nakikita, hindi lang yon. May katunayan yung bagay na hindi nakikita. It is not born out of stupidity. It is not born out of ignorance. It is born out of evidence that something not seen exists. That is faith. Ngayon, sa kahulugan na yan ng pananampalataya, mga kapatid, na nagtitiwala ka, naniniwala ka sa bagay na hindi nakikita kasi meron kang katunayang nakita. Ibig sabihin niyan, ang pananampalataya pala nanggagaling sa nakikita. Mali ang pagkaunawa ng mga pastor na ang pananampalataya nanggaling sa hindi nakikita. Mali. Nananampalataya ka sa hindi nakikita kasi may nakita kang ebidensya nung hindi nakikita. Uulitin ko, Englishin ko kapiraso. Faith is the evidence of things not seen. What do you mean by that? There are really things that exist which are not seen. Things invisible. But why do you come to believe in things invisible? Because things invisible have evidences of their existence in things that can be seen. The word evidence must be seen. No court of law will accept an evidence not seen. Not seen either by the eyes or by the mind, because a mind can see. So, ang tinatawag na mga evidence husgado, documentary evidence, circumstantial evidence, physical evidence, maraming evidence. Pero dapat makita ng husgado yung evidence para yung uwes na hindi naman nandun sa lugar ng krimen, maniwalang totoo sinasabi mo, may evidence ka. Kaya nga may presentation of evidence sa husgado. Ano ang ibig ko pong sabihin? Faith is the evidence of things not seen. There are invisible things. There is no argument about that. God is invisible. Spiritually speaking, there are invisible things, spiritual things. Physically speaking, there are also invisible things like gas. And in science now, they know that there are, which is called dark matter, that cannot be seen by the eye. There are dark matters all over the universe. Natuklasan na ng siyensya yan. 85% of dark matter in the universe are not seen. Now, merong hindi nakikita, physically and spiritually, but there are evidences to prove that that something which is not seen can be realized or can be understood by the evidence that that unseen something produce. Ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang ebidensya ng bagay na hindi nakikita, yung ebidensya nakikita. Yung bagay hindi nakikita, pero yung bagay na hindi nakikita ay pinapakita nung nakikita. Halimbawa, bato balani, magnet. Hindi mo naman nakikita yung force nung magnet eh. Parang ordinaryong baka lang pag tignan mo yung magnet. Hindi mo nakikita yung puwersa, yung power nung magnet. Pero para makita mo na may puwersa talaga sa magnet, kumuha ka ng bakal, hihigupin ng magnet. Yung hindi mo nakikitang power, nakikita mo doon sa paggalaw ng bagay na hinihigup ng magnet. Yan, no? Hindi mo nakikita yung puwersa. Akala mo bakal lang siya. Pero dahil sa magnetism, umaalugo, naghahatakan, no?
Merong power na hindi mo nakikita, yung magnetism. Yun pong magnetism, yun yung power or energy na nasa magnet. Hindi mo nakikita yung energy, but the result of that energy can be seen by the action of materials that are being attracted by the magnet through its magnetism. Ganun din po ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi mo man nakikita, kaya ka naniwala dahil nakakita ka ng evidence. Evidence of things not seen. Paano ang ibig kong sabihin? Ba't ko ito nililiwanag sa inyo? Ang Diyos ba pwedeng magkapananampalataya? Samantalang sabi nung ibang pastor, lahat ng bagay nakikita naman ng Diyos eh. Bakit pa siya magkakapananampalataya? Yan ang hindi nila naiintindihan. Yan po ang ating pag-aaralan kung loloobin ng Diyos bukas. Paano natin i-justify na ang Diyos may pananampalataya? Galing sa Biblia ang ating batayan. Hindi daldal. Galing sa Biblia, kuminsan bumabanggit man ako ng siyensya para lang maintindihan ninyo. May ebidensya yung hindi nakikita. Kaya ka naniwala dun sa hindi nakikita dahil dun sa ebidensya na nakita mo. Bakit? Ang pananampalataya nang gagaling sa nakita. Basahin natin ang 20 ng Juan. Pakinggan nyo. Sa kapitulo 20, versikulo 25. Pakinggan nyo, kapatid na Daniel. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko! Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita at gayunmay nagsisampalataya. Ano sumampalataya si Tomas? Dahil nakita! Kasi sinabi niya, hindi ko maniniwala na nabuhay na mag-uli si Jesus. Hindi ako naniniwala hanggang makita ko yung kamay niya, yung mga butas ng pako, yung butas sa tagiliran niya. Hindi ako sasampalataya, sabi ni Tomas. Eh dumating uli si Kristo pagkaraan ng 8 araw. Tinawag niya si Tomas, halika Tomas, tingnan mo itong kamay ko. Andiyan yung butas ng pako. Oh. At tingnan mo itong aking tagiliran, yung butas ng sibat. Nung makita ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, sabi niya kay Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Ibig sabihin, ang pananampalataya pala nang gagaling sa nakita, hindi stupidity. May scientific mind si Tomas. Kaya sabi niya, malibang makita ko siya, kasi nakita niya patay na eh. Hindi siya naniniwalang nabuhay eh. Eh nakita niya patay, nakita niyang binako sa krus eh. Pero pag nakita ko ikaw yung butas sa tagiliran niya, maniniwala ako. Pinakita ni Jesus, sumagot siya, Panginoon ko, Diyos ko! Nung makita niya, sabi ni Kristo, sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapalad yung hindi nakakita, gayon may magsisampalataya. Ano ibig sabihin? Ang pananampalataya pwedeng manggaling sa nakita.
Kahit hindi nakita ni Tomas na aktwal na bumangon si Kristo sa libingan, hindi niya nakita yon yung aktwal. Pero nakita niya kasi yung prueba na si Jesus ngayon may butas ng pako, may butas ng tagiliran, naniwala siya dahil sa nakita niya. Yon. Kapatid na Daniel, saka ako na lang itutuloy sa susunod nating Bible study kung loloobin ng Panginoon.